Masayang araw, mga ka-PL! Meron pong trending video ngayon sa social media na pinagtatalunan at halos pinag-aawayan na po ng mga dilawan at mga kasamahan nating pulahan. Kasi dito sa video ipapakita ko po sa inyo, mga ka-PL, mapapansin nga naman talaga at makikita ninyo na itong si First Lady Lisa Marcos at si Inday Sara Duterte magkatabi. No? Habang nagsasalita yung ating Pangulo. Ngayon, ay nagpatawa po yung ating Pangulo. Ngayon, syempre, natawa lahat ng tao. O ngayon, habang tumatawa itong ating pangalawang Pangulo, kinakalabit si FL Lisa na makikita po sa video. Eh, para nga namang iniis na, gumanon kasi, umiling. Ayan, ngayon, doon sa mga pangyayaring yon, mga ka-PL, yun po, doon po nila hinusgahan si FL, nako no, walang galang sa pangalawang Pangulo. Ano ba? Paninira na naman, mga ka-PL, isa lang masasabi ko. Siguro yung nag-edit nitong video yung ipapakita ko sa inyo, dilawan, pinglawan. Mahilig po sila sa ganyan eh. Yung maliit na bagay, pinalalaki nila para magmukhang masama ha, ang pamilya Marcos. O eto na ho yung video, pansinin po ninyo. At kung hindi nyo po masyadong napansin, ang pag-iling ng ulo ng First Lady, ulitin niyo po yung part na yon. Ayos, at ipapakita ko po ang pangalawang video pagkatapos nito. O, eto na ho, mga ka-PL. And First Lady, Imelda. Nagpatawa si PBBM. Ayan, o, di ba? Medyo umiling nga naman si FL. Ayan. I'm sorry, Lisa, pero automatic na sa atin yun. First Lady is Imelda Romualdez Marcos, no? Nakita niyo po, mga ka-PL. Pagkatapos tumawa ni BP Sara, grabe, halakhak talaga si Inday. Kasi ganyan naman talaga kung tumawa yan, halakhak. Tinapik niya po si FL. Ngayon si FL naman, umiling. Masyadong mapanghusga lang po kasi ito mga dilawan. Kasi palibasa, marurumi isip. totoo naman, marumi pag-iisip ng mga yan. Kasi kung hindi marumi, yung maliit na bagay na yun, hindi po nila napansin. Pero ginawan ho ng content. No? Ginawan pa ng video para ipakita sa madla na ganun ka suplada yung unang ginang. O eto na yung pangalawa, mga ka-PL. Dito po natin sila babaliin yung kanilang mga paratang, yung kanilang mga kasinungalingan, yung kanilang paninira sa First Lady. Siguro nga, ulitin ko lang yung nag-edit ng video yung unang pinanood ninyo. Mga alagad po yun ni Hitado. Ali ba? O, ito na yung pangalawa. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ayan. Uy, napa-uy siya. Good morning everyone, please take a seat. Nung makita si Inday Sara, napa-uy. I'd like to greet the Vice President and the Secretary of Education, Sara Duterte. And First Lady, Imelda. Ayan ha. Ayan ha. Wala ko. Wala ko crap. Diba? Ang ganda naman pala ng ngiti ng First Lady eh. At talaga namang nagbibiruan pala sila ni Vice President Sara. Kayo talaga mga dilaw. Ha? Ito yung totoo na video. Yung unang video, mga dilaw, na sinakyan ninyo, palibasa siguro gawa-gawa ng kapwa ninyo. na gustong manira. Mali yun. Pinutol ka agad. Hindi pa pinakita yung bandang baba. O eto, maliwanag o.
kitang-kita pati yung mga binte nung dalawa na tinapik din ni FLC Vice President Sara Duterte at masayang nagtatawanan. Kayo ha, mga dilawa, sumusobra na kayo ha. Konti na lang, lalapiruting ko na singit nyo. Paano nga yan, mga dilaw, nabalik namin yung mga paninira ninyo. Kaya, tigil nyo na po yung mga paninira ninyo. Wala po kayong mapapala dyan. Okay! Dumako na po tayo, mga ka-PL, sa pangalawang video. Ay, pangalawang video. Pangalawang balita. Ito, good news po ito. Isang tabi na po natin yung mga fake news o paninira ng mga dilawan. Dito naman po tayo sa good news. Good news. Matutuwa ho kayo. Basahin ko lang, mga kapela. Interesado ang isang dayuhang kumpanya na mamuhunan sa industriya ng asukal at ethanol sa Pilipinas. Ay! Good news! Ha? Hindi ito kayang ibalita ng mga hitan. O hitan! Ha? Hinahamon kita! Huwag kang puro conspiracy theory. Ito ang ibalita mo sa channel mo. Gumawa ka ng ganiring mga balita. Good news. Hindi yung puro ultimo nga ganyan. Wala kang may pagkitang resibo eh. Puro ka lang basa-basa. Keso si ano daw ganyan. Si ganito ganyan. Eh, hindi mo nga may pagkitang ganito eh. Tapos, kawawa naman yung mga subscriber mo. Nagmukhang tanga rin. Nagmukhang tanga tulad mo rin. Di ba? Ito, good news. Ito pa oh. Nakipagkita kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang ang mga opisyal ng Datagro na nakabase sa Brazil at inihayag ang pagdanais na mamuhunan sa paggawa ng ethanol at pagpapataas na produksyon ng asukal sa bansa. Ewan ko na lang kung magkaroon pa ng crisis sa asukal, mga ka-PL. Di ba nga, napabalita mga ilang buwan na nakalipas. Short daw ko no sa asukal. Ngayon, mapapahiya itong mga hoarder, mga smuggler, mga cartel, mga ka-PL, na iniipit, tinatago yung produkto like asukal at saka sibuyas, sadyain nilang ipitin, itago nila para tumaas ang demand, magmahal ang presyo. Ngayon, kapag mataas na ang presyo, i-release nila ngayon yung mga tinago nila. E di napakamahal na sa merkado. Tiba-tiba ang bulsa nitong mga smuggler. Sana mabitay ito mga to. Sana talaga, no? Maibalik yung bitay, no? Mga ka-PL, no? Para matapos na kalokohan itong mga ito. O ito pa. Kasama ng Datagro na nagkipagpulong sa Malacanang ang mga opisyal ng Department of Agriculture, Sugar Regulatory Administration at mga kasapi ng Private Sector Advisory Council. Umaasa ang Pangulo na tataas ang produksyon ng asukal sa sandaling pumasok na sa bansa ang Datagro na siyang nag-develop ng industriya ng asukal sa Brazil at ngayon ay pinakamalaking producer, mga ka-PL, at exporter ng asukal at ethanol. Ayos? Yung ethanol nga pala, galing po yan sa sugarcane na katulad po ng asukal, nagaling din po sa sugarcane o yung tubo. Sa ethanol, okay tayo. Wala tayong problema eh. Ako, nakakabili ako ng ethanol noon eh. Umibili ako galon-galon. Noong panahon po ng COVID, yun po ang ginagawa kong alcohol. Nilalagyan ko lang po ng kapirasong cent na hindi po humihiwalay doon sa ethanol. Yun na po ang ginagamit namin sa bahay, pinapupunan sa mga bangko, siyempre sa kamay na rin, ganon. Pero doon tayo nadali sa asukal na mas importante nga naman kasi itong asukal sa mga bake shop at hindi lang bake shop, napakarami pang kumpanya na gumagamit ng asukal tulad po ng mga gumagawa ng soft drinks ng mga kumpanya. Yan. At beer, yan. Kailangan din po yan ng asukal. Ice cream, ayan, kung ano-ano pa. Kaya, yan ang iniipit nga ng mga smuggler, ng mga cartel, ng mga hoarder.
para magmahal ang presyo. Eto, ewan ko na lang. Pag nagsimula na ito, ewan ko na lang kung meron pang maidadahilan ito mga lintik na mga smuggler na ito. O sana sa lalong madaling panahon, magsimula na at higit sa lahat mga ka-PL, makakalikha po ito ng trabaho sa ating mga kababayan na kalapit sa lugar kung saan itatayo yung kanilang planta. No, syempre, mga kailangan ng maraming katauhan yan. Ayos, hindi lang siguro daan ang tao na kailangan dyan. Baka umabot pa ng 1,000. Ede, dagdag po ito pogi point sa ating Pangulo. Ha, na hindi po kayang ibalita ng mga vlogger na mga sinto-sinto. Ayos mga ka-PL. So hanggang dito lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.